So again guys, bilili ka natin tong sugar cane juice sa halagang 100 dyan sa Chocolate guys. So ito yung nagte-trending sa social media na mga kung sumamag food trip, dito yan. Ito ang sistema paggawa niya guys. Isa pang pila guys. Ayan no, imaginein mo. Pila yan. Ano na may pinipila nila? Ito yung Binondo Bites. Baka sa gerong tikoy? 160. Marami ako. Ah, pag marami. Marami po. Eh, gito kalaki. Yan, 250 po. 250. Ang daming klaseng tikoy, oh. Ang daming klaseng, ano, no? Tikoy, no? Daming flavor. Oh. Diba? Ang tikoy ngayon, technicolor, no? Nagkano dito, ma'am? Tatlo 100. Tatlo 100. Daki, champagne, champagne. Waka na tayo. Chicken pie. Magkano fried chopaw? Magkano? Magkano isa? 35 Ay, isa pala. Ito, masarap siya. Dinadayo dito to guys. Dinadayo. Ito siya guys. Ito yung sinasabi ko guys, nakainan sa tabi ng tulay. Yan, tagutong kainan na to guys. Totoong halaman pala to guys. Kala ko plastic. Ayan. Kaya sa gerong tikoy? 160. Marami ako. Ah, pag marami. Marami po. Eh, gito kalaki? Yan, 250 po. 250.
So 160 pinakamalaki. Okay, salamat. Ito yung sikat na Eastern Garden Restaurant. Itong tinutumbok, 6,1950. Ayan. Ayan, original fresh lumpia. Dito yon, along on Pini Street. Ayan. Ayan. Yan yung bilihan ng fresh lumpia. So mag-ano kayo dito guys, food trip, isa yun sa mga destination nyo. Nakabili na ako dati doon at masarap siya, meron din silang tindang kikiam. Actually guys, ang target ko lang talagang puntahan dyan ay yung sugarcane juice na napabalita kailan lamang. Mga tikoy, tikoy kayo dyan. So mahaba itong guys, itong masangkay. Pag dinaretso mo to, I mean Ong Pin pala, sorry, correction, Ong Pin Street. Pag dinaretso mo to, ay tumbok mo yung gilid ng Binon the Church. Again guys, Ong Pin, Ong Pin Street, mula sa harap ng simbahan ng Santa Cruz. Dire-diretso lang to, so may Chinese Ark. So ito yung Ong Pin Street. Ito kahabaan na ito, nadaanan na natin yung fresh lumpia since 1950. Yun naman din isa sa mga dinadayo rito guys. Ayan sa may pakanan yung Anoti Alonso. Pag dinaretso mo yan, papunta yan sa Recto. So again guys, Ong Pin Street. Malapit na tayo sa Fried Siopaw. Yung sikat na Fried Siopaw. Kastanyas. Ayan, 250 guys. As of 2024. Again, as of February 2024 siya guys. Ayan, dinadayo din to guys. Oy Shekun Chinese Bites. Bibili tayo ng sweet buchi at 40 pesos per piece as of February 2024. Yan yung mahabang piniprito ni Manong.
And then, ginupit-kupit niya. Tapos, ilagyan ng sugar. Tapos, may parang harina na masarap. Marami din silang panindang iba, guys. Ayun, no? You know, gupit-gupit ni Koya. Binababa, parang niro-roll yun doon sa isang parang harina na may lasa. And then, you know, gupit-gupit niya. Lalagyan niya sa supot. Magkano dito, ma'am? 3,100. 3,100. Dakichan 2 empty. Oo. Waka na tayo. Kamaya na. Salamat. Thank you, ma'am. Try. Let's try. Again, this is on Penny Street. Ito lang yung sinasikat na fried siopaw. Actually, guys, masarap lang siya kapag mainit. Pag iniwi mo sa bahay, tapos pasalubong mo, hindi na siya ganun kasarap. Kaya mabuti pa pagkabili mo, kainin mo ka agad. Magkano fried siopaw? Magkano? Magkano isa? 35. Ay, ito pala. Pabili po ng 4. 140. Okay, so tapos na tayo bumili dito sa fried siopaw. 35 daw kada isa. Bumili tayo, guys, pasalubong. Kasi hindi na natin ito mababalikan mamaya kasi papunta tayo ng Binondo. So, ayan mga Chinese lantern. Dati wala naman yung mga street lighting na dragon na yan eh. So lalong pinakitid lang yung ano. Yung makitid na ang pin-street lalo pang pinakitid dahil sa mga street lighting na yan. May pupuntahan tayo, guys, doon. So, ito ay intersection ng Sabrino Padilla and Ong Penny Street. So, tatawirin na natin tong kalye ng Sabrino. Ah, Sabino Street. Sabino Padilla Street. Hindi natin itong mga Lucky Charm. Yun o. Mga prutas. Wala na, wala nang tele. Ibinib kayo sa akin tele nyo na eh. Wala na. Ha? Wala na. So, kasalukoy pa natin binabay-bay ang Ong Penny Street. Daming protest na, guys. Protest along Ong Penny Street. So, itong Ong Penny Street ay kumukurba pa kaliwa. Hindi siya dere-derecho. Parang totoo, no? Ay, totoo yata to. Totoo pa yung halaman yun. Kala ko plastic. Ang kitid ng Ong Penny Street, grabe, dahil sa mga, lalo pang pinakitid dahil sa mga street lighting na to. Hi. So okay, Ong Penny North Bridge.
Ito yung sinasabi ko guys, nakainan sa tabi ng tulay. Yan. Tagutong kainan na to guys. Dito yung ano, bilihan ng mga pagkain. Mga nagpo food trip, Estero fast food. Ayan guys. So ayan ang Estero. Yang kahabaan na yan, Estero food. Estero fast food. So again, kung papunta kayo dito sa Chinatown. Ayan, mahaba yan guys. Mahaba yan. Ayan. Hanggang dito yata yan eh. Hanggang dito, sa kaliwa. Ayan. So dito ka bibili ng mga pagkain kung gusto mo mag food trip. Estero, hanapin mo lang. Along ano to? Bali ano siya? Along Ompini Street. Ayan. Siya, pinakita ko sa inyo sa inyong banding Estero ha. Tabi si mismo siya ng Estero, literally. Kaya tinawag siyang Estero, katabi mismo siya ng Estero. Ayan guys, ayun na Estero. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Yan ang Estero. So ayan, ang paligid. Okay. Malapit na tayo sa gilid ng Binondo Bridge. I mean, Binondo Church. Diba ako ano naman sinasabi ko? Kulang sa almusal. Hindi palagi almusal kasi. Ayan guys, oh. Ayan. Dito ka may bibili ng mga... Ayan, oh, dragon. Banda. Totoong halaman pala to guys. Kala ko plastic. Ayan. Mga lantern. Bibili ka lang lantern. Oh, ang ganda o. Oh. Ang ganda o. Oh. Ayan. Mamili ka guys. Ang dami niyan guys. Ayan. Sa Divisoria Mall, meron din ito. Pero mas maraming pagpipilian dito, guys. Along Ompin Street lang to. Ang cute, oh. Cute. Ayan, oh. Ayan. Cute nila, no? Mga pusa nagtatawag. Okay. Sa kabila pa guys, tingin tayo. So, Ompini Street, again, mahaba to guys. Ompini Street. Magkano kaya to? Magkano kaya to? Ay, may calendar din sila. May calendar. Diba? Dami pagpipilian. Ayan lang sa tapat. Dami. Okay, diretsoy natin. Again, Ompini Street pa rin to guys. Hindi pa tayo maalis sa Ompini Street. Ayan.
tayo doon, maraming mga ah, ito yung sikat na sugar cane juice, guys. Magkano? 100, sir. 100. Salamat, salamat. Ito mismo, ito yan. Ito yung mismo. 100. Ah, okay. So, ito yung ano, sugar cane juice na dinadayo rito, guys. Oh, ano ko, pila. Ayun, sinasabi ko, pila. Yung ano, magpo-potrip ka, guys. Ayan, dito yun. Ayan. Sino ba yung pwedeng ano? Oh, pila, guys. Imagine mo. Pila. Partida, hindi pa yan Chinese New Year at simpleng araw yan. Weekdays yan. Kaya kung gusto mo maubos ang oras mo sa pagpila sa mga kainan, pumunta ka dito sa Chinese New Year mismo. Ganda. Ito guys, 4,000. Ito ay 2,600 basis sa label. Ayan, 2,600. Ito 3,200. Ayan, 4,000 to 4,000. 4,000. Ganda siya no guys. Ito yung pinakamalaki guys. Magkano kaya to? Ah, 4,800. Ayan, 4,800 siya. Ayan. So may mga pricing siya. So as of February 2024 guys. Ang ganda oh. Ang ganda oh. Ilagyan kayo ng ano to. Leave a comment guys kung alam nyo. Teka, naisa tayo sa ano, balik tayo sa umpin. Balik tayo sa umpin guys. Nalihis tayo ng kalye. Nalihis dahil nalibang sa katitingin ng mga paninda. Okay, balik tayo sa umpin. So again guys, bililikan natin tong sugar cane juice sa halagang 100, dyan natin sa kalaki guys. So ito yung nagka-trending sa social media na mga kung gusto mo mag-food trip, dito yan. Ito ang sistema paggawa niya guys. Oh. Ayan siya guys. Oh. Yan yung paggawa. Ayan. Tapos yung katas niya, ito. Papurong-puro siya guys. Wala siyang halong ano, tubig. So guys, karapat matamis. At yung tamis ng pagmamahal ng sawa ng lahat at pipigalan niya yung tubo. Ayan. Ma'am, magkano po? 100 lang siya pa. Ito ayan siya guys. So, katabi lang din yung isa pang ano. Ayan o. Binalikan natin to guys. Sorry, sorry. Katabi lang niya, makatabi lang sila. Dito sa Salazar. Salazar Street. Masarap siya, guys. Masarap, masarap. So, yung pinagpigaan, ayun oh. Yung pinigang ano, sugar cane o tubo, lalagyan lang ng yelo, yun na yun. Halagang 100. Medyo mahal siya pero malaki naman siya guys.
So ano siya guys, again, Salazar Corner on Pini Street. Ayan. Ito mga paligid niya. Para may idea kayo sa mga dadayo dito. Okay? Okay, so tapos na tayo uminom ng sugarcane juice. Diretso tayo sa ulit sa walking tour natin dito sa Omping Street. Ayan. Pampaswerte. Ang cute ang pinya, no? Liit. So another welcome arc. This time, welcome to Manila Chinatown. Okay, so this is the Ompin South Bridge. Nadaanin natin kanina yung North Bridge eh. So another estero na naman. Ayan. Another estero. Malita estero to guys. So natatanaw ko na ang isang side ng Binondo Church. Dito sa aking kanan, merong Mr. Ube. Kaya papunta tayo sa Mr. Ube guys. Ayan. Ang daming klaseng tikoy oh. Daming klaseng ano no, tikoy no, daming flavor. Diba? Ang tikoy ngayon, technicolor no. Like this oh. Aga, pasok tayo. Okay. Diretso natin ang paglalakad dito sa Ompin Street. Please bear with me guys. Medyo may kahabaan tong video na ito dahil pinapakita ko sa inyo lahat ng mga pwedeng puntahan ditong food trip at yung mga pasyalan dito sa Ompin. Okay, this is along Thomas Pinpin. Ayan. Santo Cristo de Longs. This is along Thomas Pinpin. Okay. So again guys, this is Thomas Pinpin Street, corner on Pin Street. Chicken pie, 65 pesos.
Okay, ito ang Yuchenko Corner on Pin Street. Yan. Yuchenko. Ito tayo. Ayun guys, yung sikat na kainan. Cafe Mezzanine. Nasa mezzanine floor siya. Actually, second floor siya. Kasi ang actually, technically guys, ang mezzanine is between ground floor and second floor. So, kaya siya tinawag na mezzanine. Okay? Again, this is along Ompin Street. Tawid tayo guys. Dito yung Chuan Ki sa kainan. Ayan. Ayan guys, pila. Ang daming customer. Pork maki, spare ribs, adobo tofu. Excuse me, bago lang. Ito yung sarap siya. Okay. Daming customer. Thank you. Ayan, pila guys oh. So imagine mo lang, pupunta ka dito. Pila. Lahat yan pupunta sa loob, kakain. So, imagine mo, simpleng araw, ang daming customer. Chuan Ki, Binondo, oldest fast food since 1940. Ayan guys, so. So, tiyagaan lang talaga guys. Pupunta ka dito, tiyagaan dahil mahaba ang pila doon sa kainan na yon. Ayan, naging isang parkingan na isang lane. Pinakitid na nila. Ayan o. Oh. Bakit ginawa na yata nila itong one way eh. Oh. One way na siya guys. Dapat two way ito eh. Oh, isa pang pila guys. Ayan o, oh. Imaginin mo. Pila yan. Ano na may pinipila nila? Ito, yung Binondo Bites. So lahat yan, mahabang yun. Pila. Yan, dito sa NBTIN, Chinese Deli. Pasukin natin yung ano. Itong pinipilahan nila. Yan, pila guys. Ayan siya guys. Pila. Yan, ubos ang oras mo dyan. So imagine guys, simpleng araw, pero tatlong kainan, pila. So mauubos ang oras mo sa pila. Ikoy guys. Ayan. Ang cute itong design. Ito pa guys. Ayan, siopaw. Iba-ibang kulay ng siopaw flavor. So maliban sa siopaw at hopia tsaka tikoy, oh, marami pati sila ibang mabibili rito. Ano, hopia. Ayan, mau-overwhelm ka sa dami ng klase ng tikoy tsaka hopia. Eng Bitin. Ayan, since 1912. Ayan, dragon fruit. Bago to guys, oh. Dragon fruit. Hindi ko pa natatry yan. Ayan, oh. Mango. Sticky. Rice tikoy. Diyos ko, ang dami ng klaseng tikoy, guys. Ito naman, mga mooncake. Anong price?
So again guys, this is along Ongpin Street. Itong tindahan na ito ng MB Pin. Ikaw eh, 150. Ito, brown small, 150. Mga ano to guys, 6 inches. Ang laki niya, kalahating ruler, para may idea kayo. Ayan, merong 180. Ayan. 180. Akat tayo sa second floor guys. Ganda, may dragon tsaka lion. Ano, ano ba meron dito? Ah, restaurant. Wow. Okay lang pumasok? Okay, mag-vlog lang ako. Kita ako. Sorry naman. Anong pangalan ng channel mo, sir? Arkitektong Lakwachero. Pa-pintod naman ako sa sir. Ganda. The Great Buddha Cafe. Oh, Simulan. Sa Mulan, the ancestors. Malaki yung venue guys, ganda, ang ganda dito guys. Ayan. Oh di ba, ganda dito guys, punta kayo dito. Wow. I'm sure puno to sa Chinese New Year, puno to ng customer. Tapos ginawa pang holiday yung mismong Chinese New Year. Good luck. So maliban sa, ah okay, parang souvenir siya pala to. Ah. Ayan guys. So binibenta to guys. These items are for sale. Ayan. Akala ko display lang. Ayan. So para ka pumunta sa ilalim ng Quiapo, ayan, meron din silang ganito. Ayan, ayan. Sa ilalim ng Quiapo guys, meron din ito. Ayan. Ilalim ng tulay sa Quiapo. Galing oh. Tapis candle holder. Ay, ang cute. Ang cute-cute nila. Gumagalaw-galaw. Ang cute. Ang ganda. So, these items are for sale. Akala ko display lang siya, guys. Ang ganda ng interior niya guys, no? Oh, meron din silang mga ano. Mga manika. Ah, ito guys, meron to sa ilalim ng Quiapo. Yan. Nasa SM, mga miniature pedicab.
So again guys, nandito po tayo ngayon sa loob ng NBT building. Tapos sa second floor po tayo. Kasalukuyan po nating binibisita ang The Great Buddha Cafe. This section is actually a souvenir section of this cafe. Okay. Ayan. Lahat yan for sale guys. Sa mga mag-agawin dito sa NBTin. Ayan. Ayan. Okay. Ganda ng venue guys. Oh. Ganda. Ang ganda ganda. Okay, bababa na tayo. Okay, so baba na po tayo guys. Thank you sir. Thank you. Okay, explore na natin itong The Great Buddha Cafe. Ang ganda, 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 ganda. Actually guys, first time ko makarating dito sa second floor. Pero dito sa ground floor, nakarating na ako dito few years ago. Ayan, pila guys. Pila itong Binondo Bikes. Ayan, pila ang mga taong gustong bumili. Okay. So, labas na tayo guys. Ganda. Basket na, basket. Okay, so tapos na natin ikutin yung NBT Chinese Deli. Labas ulit tayo guys at ikutin natin yung koruktong na itong Ongpin Street. Ito na yung ano eh. Binondo Church. So binabaybay pa rin po natin ang Ongpin Street. Okay. Malapit na tayo sa... Ito, actually ito na yung Binondo Church eh. Dito yung namin napabalitang may bumagsak na poste few months ago. Yung concrete post bumagsak. Bigla na nag-collapse. Buti wala na bagsakan. Ayan. Again, this is the Binondo Church. Ayan. Ang ganda niya yung lang niya. Tawid tayo dito para makita natin ang malayuan. Guys, ayan. So, nilakad natin mula Santa Cruz Church hanggang gilid ng Binondo Church. Okay. Okay guys, so finally nandito tayo ngayon sa harap mismo ng Binondo Church, ang Plaza Lorenzo Ruiz. Sa plaza ito, dati rin nakatindig sa tapat nito ang Hotel de Oriente na nasira nung World War II, na ngayon ay nagkaroon ng replica sa loob ng Las Casas Pilipinas de Acuzar sa Bagak, Bataan. So sa ngayon, kung makikita nyo po, napakalaki ng improvement ng Plaza Lorenzo Ruiz, na wala po yung mga vandalism, yung mga tambay ng mga informal settlers, at pinaganda na ngayon ang Plaza Lorenzo Ruiz. Kasalukuyan po nilang ginagayakan ang naturang plaza sa kadahilan ng few days from now, magagalap po ang taunang Chinese New Year sa Binondo, Manila. At iyan naman po ang statue ni Lorenzo Ruiz, ang kauna-unahang Filipino saint ng Pilipinas. Yung plaza ay ipinangalan under his name. Dagdag kaalaman, ang dating pangalan ng Plaza Lorenzo Ruiz ay dating Plaza de Carlos IV na naging Plaza Calderon. Ngunit noong 1981, binago ito sa kasalukuyang pangalang Plaza Lorenzo Ruiz.
Since nabanggit ko kani-kanila lamang ang tungkol sa Hotel de Oriente sa Las Casas, Pilipinas de Acozar sa Bataan, I strongly suggest guys that you check my previous uploads tungkol sa Las Casas, Pilipinas de Acozar na matagtagpuan sa Bayan ng Bagak sa probinsya ng Bataan. So dito na po nagtatapos ang aking video content wala sa aking paglalakad o walking tour or food trip mula sa Plaza Santa Cruz sa Santa Cruz, Manila hanggang dito sa Plaza Lorenzo Ruiz sa harap ng Binondo Church. At ating in-explore ang mga iba't ibang kainan along Ongpin Street sa Binondo, Manila. Again guys, kung nagusto mo ang ganitong klaseng content, please subscribe, hit the notification bell, like, share, and comment, and of course para updated ka sa mga susunod kong video uploads. Maraming salamat guys! Paalam!